Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Sakluluhin po natin ang namimiligrong Pinay domestic helper na nasa Saudi Arabia. Sa medical exam pa lamang po, unfit to work na po ang domestic helper na si Clarissa Ann Layake matapos masuri pong may sakit po siya sa baga. September 5, 2017, pinilit umano ng Talent Sphere Employment Agency na makaalis ng bansa si Clarice upang magtrabaho po ito sa Saudi Arabia dahil ginastusan na raw po siya ng ahensya na may git 300,000 piso. Pagdating doon, hindi na kinaya ho ng Pinay ang mga trabaho sa kanya. Nagkasugat-sugat po ang kanyang mga kamay at nagsusuka na daw rin po siya ng dugo at gusto na po niyang umuwi. Sa ngayon, hindi na matawagan si Clarice na kanyang pong pamilya. Panoorin po natin ang naging panawagan po ni Clarice Ann. Ayoko po hintay na masaktan pa po ako dito. Kung paggalitan po nila ako, napakasobra po. Kumurahin po nila ako dito. Pinagbibintangan na kumukuha ng bagay nila. Kahit po hindi ko po kinukuha yun. Pag matulogin po nila ako, alas-alas na po ng madaling araw. Kung gigisingin po nila ako, alas-7 ng umaga. Yung kamay ko po, puro sugat na siya. Puro sugat na po yung kamay ko. Sana po matulungan niya po ah. Tapos binigyan po nila ako kahapon ng tinapay. Isang buwan na po yung sa lamesa. Pinaamag na po. Tsaka lang po nila binigyan sa akin. Puro kagat-kagat na po yun. Kahit magutom-lungutom na ako, hindi ko po pinamagay naman ang pagkain nila. Sana po. Sarben, sarerwin. Matulungan niyo po ako. Gusto ko pa po makauwi sa amin. Gusto ko pa po makita yung anak ko. Okay, para sa agarang mapauwi si Clarice Ann, makakausap po natin sa linya ng telepono si Miss Josephine Tobia, ang welfare officer po ng OWA. Ma'am Josephine, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Yes, good afternoon, Sir Alex. Opo, ma'am, ganitong problema, itong agency ho ni Clarice Ann, na nasa ano na ngayon po, nasa Saudi Arabia, abay pinilit po siyang paalisin noong September 5, 2017. Eh, unfit to work pala, ma'am. Eh, bakit ganun? Meron ba hong ganun po mga pangyayari, ma'am, na pinipilit po nila yung mga trabahador nila na papuntahin po sa ibang bansa without checking yung kanya pong kondisyon sa kanya pong medical report, ma'am? May mga agencies na talagang wala silang pakialam sa health condition ng worker. Para lang kumita. Oho. Diba yun na, yun nga lagi na sinasabi ng POEA, ng OWA, na yung mga agencies na to should be responsible sa kanilang pagde-deploy ng mga workers. Pero kaya ang dami-dami nating mga distress workers eh. Because they don't care about the health condition of the worker. Oho. Kahit na may sakit yan. Oho. Eh ngayon ma'am, nagkasugat-sugat yung kamay ni Clarice Ann. At the same time, sumusukan na rin po daw ng dugo. Kaya gusto na ho niya umuwi. At the same time, yung kanya pong pamilya dito sa Pilipinas, ay hindi na ho makontakt itong si Clarice Ann. Ano pwede ho natin ma-extend na tulong, ma'am? Eh, pero alam nila kung nasaan ang kanyang address at saka yung contact number. Ang nabigay lang po na detalyo dito, ang kanya pong agency, itong Talent Sphere Employment Agency, eh kami rin po, ma'am, hindi rin po namin makakausap po itong kanya pong agency, ma'am. Eh. So as long as may PRA siya, at saka may FRA siya, matitrace natin yan. At kung ano man yung alam nilang address ng worker at saka yung contact number, kahit hindi na nila malocate, ibigay lang sa amin, we will try to locate her whereabouts. Okay, ma'am, nandito. Nasa linya ngayon po si Julie.
Siya po ang secretary po ng Talent Sphere Employment Agency. Pakinggan nun natin, ma'am, kung anong pwede ho nilang tulong, ma'am Josephine, ha? Sandali po. Ma'am Julie, magandang hapon po. Julie? Hello, Julie? Po? Aha, Julie! Magandang hapon sa si Alex Santos po to. Sa PTB4 tayo, sa Kilos Pronto. Po? Opo. Julie, kilala ba ho ninyo si Clarice Ann Layake? Yes, sir. Opo, OFW. Ito po, si, wait lang po. Si Clarice Ann po, hello? Layake. Hello? Hello, ma'am. Opo, mawalang galang po. Si Alex Santos po to, ma'am. Sino po sila? Mirna? Mirna, magandang hapon po, ma'am. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto sa PTB4, ma'am. Hingi lang ho sana kami ng tulong ho para ho mapauwi ho si Clarice Ann Layake. Ma'am Mirna Angeles. Ayun na, Ma'am Josephine. Ayun na. Ah. Yeah. Hindi na tumutugon sa atin, ma'am. Oho. So ano pwede ho natin gawin? Patawag na lang ho natin itong Talent Sphere Employment Agency para at least masiguro ho natin kung meron ba silang maitutulong ho dito, ma'am. Yes, oh, sige. We will check on that at maibigay lang sa amin lahat ng information. Yes, ma'am. Okay, kayo naman kung kayo nakikinig ang Talent Sphere Employment, nandiyan ba? Nasa linya? Ma'am Mirna Angeles, panghuli ho natin. Ma'am Mirna? Mirna Angeles, magandang hapon, ma'am. Ayaw talaga. So, Ma'am Josephine, ganun na lang po. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong pong tulong. Yeah, ma'am. You're welcome po. Thank you po. Thank you. Ay, naku talaga itong mga agency talaga, no? Ganun talagang problema, o. Biruin mo, pinaalis ho nila itong pobreng OFW na hindi nila nasiguro ho ang kanya pong kapakanan, kanya pong kalusugan. Ayun, nandun po, nakatenga ngayon po yung ating pong kababayan na dapat ay sila ho'y tumutulong ho dito para mapauwi.